Magandang araw, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Jamie. Gusto kong i-share itong karanasan ko pati na rin ang mga kaibigan ko noong gumala kami sa Batangas. Taong 2015 po ito nangyari. Walo kaming magbabarkada na magkakasama noong taong yon. Dalawa yung gamit naming sasakyan na pagmamay-ari ng ilan sa mga kaibigan namin. Sobrang excited pa nga namin noon dahil first time namin makukumpleto na gumala matapos ang mahabang panahon dahil nabisi kami sa kanya-kanya naming trabaho. Yung iba kasi nasa government, samantalang yung iba ay nasa private, kaya sali-saliwa ang schedules namin. Mabuti na nga lang, nung mga panahon na yun, ay nagawan namin ang paraan para magka-bonding naman kami. Nag-rent kami ng isang townhouse doon sa Batangas kung saan kami noon manunuluyan. Okay na rin naman yung bayad. Hindi kamahalan, maganda, tapos malapit pa sa beach at mga bilihan. Yung mismong bahay ay nakakamangha. Maaliwalas siyang tingnan base doon sa pictures na pinakita sa amin. Umalis kami ng QC ng 11 PM at naarating ng Batangas sa madaling araw. Medyo hassle din, pero kailangan namin na ganong oras dumating dahil halos isang araw lang talaga ang magiging pagstay namin doon dahil nga iba-iba kami ng schedules at may kanya-kanyang priorities din. Medyo tago yung townhouse. Pagdating namin doon ay sinalubong kami ng isang caretaker. Binigay niya sa amin yung susi, tapos tinour kami sa bahay. Matapos yun ay iniwan na niya kami at sinabihan na i-text na lang siya kung may kailangan kami. Malapit lang naman daw yung bahay niya doon. Maayos naman yung lugar. Dahil madaling araw ay hindi ko masyadong natanaw kung maganda yung view sa may terrace. Pero sa loob mismo ng bahay at mga kwarto, maganda naman siya. Nagkanya-kanya muna kami ng pahinga. Yung isa naming kaibigan na si Tina ay alam naming may third eye. Nagsabi siya na may nararamdaman siya sa bahay at mabigat daw yung pakiramdam na yon. Sa katunayan, marami raw siyang nararamdaman ng mga espiritong naninirahan doon. Yung isa naming tropang si Jason, sinabihan siya na itigil muna yung mga multo-multo at mag-focus muna sa gala namin. Napangiti na lang si Tina. Sinabihan ko siya na huwag na masyado mag-alala sa mga multo kasi tingin ko naman ay hindi kami sasaktan ng mga iyon. Sinabi ko rin na nandoon kami para mag-bonding at magsaya. Tumango na lang siya. Ang sabi pa nga niya ay isipin na lang niyang parang wala siyang third eye sa buong gala namin. Simula dati pa ay sanay na kami kay Tina. Never pa naman kaming nakakaranas ng masama kapag nakakaramdam si Tina. Dahil madaling araw kami dumating at mga 8 magsisimula ang activity namin, ay nagpahinga muna kaming lahat at nagkanya-kanya ng tulog. Mahimbing ang tulog ng lahat, nang biglang may narinig kaming mga nabasag na pinggan sa kusina. Agad yun pinuntahan ng iba naming tropa. May nabasag daw na mga 3 pinggan siguro. Ang masama roon ay kami ang magbabayad ng lahat ng masisira sa bahay habang nandoon kami. Hindi rin namin alam kung paano, sino, o anong hayop ang nakabasag nun. Nakakapagtaka rin dahil nasa loob yun ng mga lagayan. Para mabasag yun ay dapat may tao o kung sino munang kukuha ng mga yun at ibabagsak. Pero tulog naman kaming lahat at sarado din naman yung mga bintana at pintuan. Nilinis lang namin yun. Pagkatapos ay bumalik na kami sa pagtulog. Kinabukasan, pinag-usapan namin yung nabasag na pinggan. Sabi ko, baka may pusa lang na dumaan kaya nahulog yung mga pinggan. Yung isa naman naming kaibigan na si Joy, may sinasabi na masamang pangitain daw yun. Ang sabi naman ni Jason, wala lang yun. Huwag daw namin takutin ang mga sarili dahil kami lang daw ang gumagawa ng mga kinakatakot namin. Ang dapat daw naming isipin ay magsaya dahil minsan lang daw naman yun mangyari na magkakasama kami at magkasundo ng schedule. Sumang-ayon naman ang iba. Pero pansin ko si Tina na tahimik. Medyo may ideya na ako. Pero kinausap ko pa rin siya at tinanong. Ang sabi niya, baka yung mga kaluluwang nandito yung may gawa nun. Tinanong ko naman siya kung paano niya nasabi.
Ang sabi niya, pinagtatawanan daw kasi kami ng lalaking kaluluwa na kasama namin sa bahay. Pero sinabihan ko na lang si Tina na huwag na lang pansinin. Baka nagpapapansin lang kasi yung kaluluwa dahil may mga bagong tao sa bahay. Sinabihan ko rin siya na umaktong walang nakikita. Susubukan raw niya. Pero nung mga panahon na yun ay medyo iba na rin talaga ang nararamdaman ko. Medyo may kakaiba na hindi ko mawari kung dahil ba yun sa multo o sa nakita ng tropa ko. Dati naman kasi, hindi ako nakakaramdam ng takot kapag may nakikita si Tina. Pero iba talaga noong mga oras na yon. Ayoko na lang din ipakita o iparamdam kay Tina. Kumain na kami ng almusal. Napakasarap lang dahil habang kumakain kami ay kitang-kita yung view ng dagat mula sa malayo, pati na rin yung mga bundok. Iba talaga ang ganda ng beaches sa Batangas. Maya-maya, dumating yung caretaker na tinatawag naming Mang Joey. Sabi naman namin na okay kami at binanggit sa kanya yung tatlong pinggang nabasag. Ang sabi namin, nabasag yung mga yon habang tulog kami at hindi namin alam kung ano o sino ang nakabasag nun. Ang sabi niya, baka may pusang galana naman na gumala kagabi. Dagdag pa niya, huwag na raw namin bayaran yon dahil hindi naman namin kasalanan. Medyo natuwa naman kami dahil maayos siyang kausap. Mga bandang alas 8, pumunta na kami malapit sa beach. Iniwan namin yung ibang gamit namin sa kwarto habang yung mga importante tulad ng pera, cellphone at iba pa ay dala namin. Nilakad lang namin yun dahil medyo malapit lang at gusto rin namin ma-enjoy yung view at simoy ng hangin ng Batangas tuwing umaga. At yun nga, in-enjoy namin ang dagat at ang ganda ng lugar. Kaso, habang nasa beach kami, ay biglang nakaapak yung tropa naming si Eric ng matalas na shell. Malalim yung sugat niya. Mabuti na nga lang at may dala kaming first aid kit. Kaya yun, si Eric hindi na masyadong nakapagbabad dahil iika-ika siya noong mga panahon na yon. Si Tina naman ay ayaw mag-beach. Wala raw siya sa mood. Kinausap ko siya. Ang sabi niya, may isang kakaibang multo ang sumusunod sa kanila. Lalaki raw yun at parang nag-i-enjoy siyang sumama sa amin. Muli, sinabihan ko siya na mag-enjoy na lang at huwag masyadong isipin yung multo na nakikita niya. Hinila ko siya at nagtampisaw sa tubig. Mabuti na nga lang at nayaya ko si Tina at kahit papaano, napag-enjoy naman siya. Matapos naming maligo, bumalik na kami sa bahay para magbanlaw. Yung ibang tapos na magbanlaw ay naisipang pumunta sa bilihan ng pagkain. Ako, si Tina at Eric ay naiwan. Samantalang yung iba ay umalis para bumili ng mga kain namin. Kinumusta ko si Eric kung maayos na siya. Ang sabi niya, okay na daw siya at medyo wala na yung sakit sa paa. Si Tina naman ay hindi pa rin mapakali. Sabi niya, hindi raw siya komportable sa bahay na yon. Dahil doon, nagsama-sama na lang kaming tatlo sa sala. Hindi na humihiwalay sa amin si Eric dahil sa takot sa sinabi ni Tina. Ako naman, tinatabangan ko. Kasi noong mga oras na iyon, medyo naawa ako kay Tina. Bigla niyang sinabi na sumunod daw pa uwi yung lalaking multo mula sa beach at kasama namin siya sa sala ngayon. Makalipas siguro ng isang oras ay nakabalik na yung mga kasamahan namin. Nagluto at nag-ihaw sila. Kami naman ay nag-ayos sa terrace ng mga lamesa at upuan. Maganda kasi ang view doon, kaya doon kami kumakain. At yun nga, kumain na kami. Masarap yung mga niluto ng mga tropa namin. Matapos nga noon nag-inuman pa kami, nagkantahan at nagsayawan. Tapos nagbibiroan pa kami at nagkwentuhan ng tungkol sa mga nakaraan. Napakasaya lang talaga nung gabing iyon at saglit kong nakalimutan yung kakaibang nararamdaman ko at yung kinuwento ni Tina. Mga bandang alas 9 ng gabi nang magpaalam si Tina na matutulog na. Hinayaan ko na siya para na rin makapagpahinga pero nag-aalala pa rin ako sa kanya dahil sa mga nakikita niya.
Kami naman ng ibang tropa ay pinagpatuloy ang pagsasaya. Nang biglang matapik ni Eric yung mga kakaibang nararamdaman ni Tina. Tumahimik sila at nakinig sa kanya. Matapos na magsalita ay nagkwento na nga rin ako ng ilang mga sinabi sa akin ni Tina at ang nararamdaman ko. Ang sabi naman nila eh hayaan na lang kasi kahit dati pa naman ay ganoon na si Tina na laging nakakakita. Magsaya na lang daw kami at huwag masyadong magpa-apekto. Dapat nga raw ay lubusin na namin dahil uuwi na kami bukas. Kahit ako na walang third eye ay takot ng mag-isa. Kaya kapag magsi-CR ako ay nagpapasama ako sa iba. Iba as talaga ang pairamdam ko. Medyo mabigat na hindi ko maipaliwanag. Mga bandang alauna ng madaling araw nung natapos kami mag-inuman at pumasok na sa kanya-kanyang tulugan. Katabi ko si Tina. Gising siya nung tinabihan ko. Sinabi niya sa akin na natingin sa amin yung lalaki. Kanina pang araw yun nakatayo at tinititigan lang siya habang natutulog. Nagtaasa ng mga balahibo ko. Narinig din yun ng dalawa naming kasamang babae sa kwarto. Kaya tagsiksikan kaming apat. Takot at takot rin sila sa mga sinabi ni Tina. Kinabukasan, binalik na namin ang susi kay Mang Joey. Tiningnan niya si Tina at tinanong kung ba't daw parang masama yung pakiramdam niya. Ang sinabi na lang namin ay pagod lang. Inayos na namin ang mga gamit at pinasok sa sasakyan. Kasama namin sa loob ng sasakyan si Eric at yung isa naming tropang lalaki na si Boyet na siyang magdadrive. Habang yung iba naman ay sa sasakyan ni Jason. Umalis na kami. Natulog muna kami ni Tina dahil pareho kaming puyat dahil sa nangyari nung madaling araw. Mabuti na rin at nakaalis na kami doon. Yun pa ang nasa isip ko dahil sa takot sa mga nakikita ni Tina. Mga isang oras din ang nakalipas nang magising kami. Si Tina, napansin kong nakatingin doon sa isang kotse ng tropa namin. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, sumama daw yung lalaking kaluluwa sa amin. Tinanong ko kung nasaan. Ang sabi niya, nasa likuran daw banda ng sasakyan ni na Jason. Sinabi ni Eric na mag-stop over muna kami. Ayaw namin ipaalam kina Jason yung nakita namin dahil ayaw namin silang mag-alala at matakot. Sinabi namin na magmerienda muna kami. Pero ang totoo, kinawa namin yun para makapagpagpag na rin at baka sakaling hindi na kami masundan ng multong lalaki. At yun nga, kumain kami sa may malapit na kainan. Hindi pa rin mapakali si Tina. Alam namin ni na Eric at Boyet kung bakit ganoon. Nagtataka naman si na Jason, pero ang sabi namin, masama lang ang pakiramdam kaya hayaan na lang. Matapos yun, natapik nung isa naming kaibigang babae yung sinabi ni Tina noong madaling araw na nakatingin daw yung lalaki habang natutulog kami. Sinaway ko sila. Sabi ko na tama na ang takutan dahil tapos na ang gala namin. Matapos namin kumain ay bumalik na kami ng sasakyan. Tinanong ko pa si Tina kung nakikita pa niya yung lalaking multo sa kabilang sasakyan. Ang sabi niya, hindi na niya makita. Pero nararamdaman pa rin niya ang presensya. Ang sabi ko naman, baka kasi nandito lang sa paligid namin. Kaya umalis na lang din kami agad. Habang nasa loob kami ng kotse, sabi ni Tina na sa palagay niya ay alam ni Mang Joey na may kaluluwa sa bahay. At alam ng caretaker na sumunod sa amin yung lalaking multo. Pero hindi kami binalaan. Marahil dahil gambala rin yun doon sa pinag-istayan namin. Medyo nainis ako. Pero wala naman na kaming magagawa dahil nakaalis na kami. At mukha namang umepekto ang pagpag dahil wala na sa sasakyan ni na Jason yung lalaki. Mga alas 10 ng umaga. Napansin ko si Tina na nakatulala sa salamin sa harap ng kotse. Tinanong ko siya kung bakit. Nilabas niya yung cellphone niya tapos nag-type. Ganito yung pagkakabasa. Lumipat yung lalaki dito sa kotse natin. Nasa likod lang natin siya
at nakangiti. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, nanlamig at nanginig sa takot nang mabasa ko yung tinype ni Tina. Ayoko rin lumingon. Sobrang nakakatakot kasi dahil alam kong nasa likod lang ng parte ng kotse yung lalaki. Hindi ko alam ang gagawin. Naghawak kamay na lang kami. Tapos pinabasa namin sa kasamahan namin yun. Nanlaki na lang yung mga mata ni Eric at muntikan pa nga kaming mabangga dahil nagulat din si Boyet sa nabasa niya. Grabe yung takot ko habang bumibiyahe kami. Nagtype ako nang nandyan pa siya, tapos pinabasa ko kay Tina. Nagtype siya na alam niyang pinag-uusapan natin siya. Sobrang nangilabot na ako nun, lalo pat alam namin na nasa likod lang namin siya. Muli ay nag-stop over kami at sinabi namin na mag-CR muna. Nagpapanik na kaming apat sa paglabas. Nakita kami ng mga kasamahan namin. Akala nga nila ihing-ihi na kami. Pero ang totoo, takot na takot kami ng mga oras na yon. Nag-CR kami sa nadaanan naming lumang gas station. Tinagalan namin doon sa loob dahil nagbabakasakali kaming umalis na yung lalaki sa likod ng sasakyan namin. Paglabas namin, kami na lang ni Tina ang inaabangan. Iba rin ang tingin sa amin ni Eric. Para bang nagtatanong yung mga mata niya kung nasa likod pa rin yung lalaki. Tinanong ko si Tina habang papunta kami sa kanila. Tumigil siya sa paglalakad. Ang sabi niya, hinihintay lang kami ng lalaking multo. Nabasa ni Eric yung reaksyon namin. Alam niyang hindi magandang senyales yun. Kahit takot na takot, ay pumasok pa rin kami sa loob ng sasakyan. Pinilit naming maging matapang. Si Boyet naman ay nag-focus sa daan. Si Eric nagpatugtog at sinabayan ng pagkanta para kahit papaano mawala yung takot namin. Mga ilang minuto lang ang nakalipas ay tumigil yung kabilang kotse at gumilid. Sumunod kami. Hindi namin alam kung anong nangyari. Noong lumabas kami ay doon na sabi ni Jason na naflatan sila ng gulong at kailangan palitan. Lumabas kami para kausapin sila. Sinabi namin sa iba ang nangyayari. Natakot sila sa nalaman. Tinanong pa nila si Tina kung naroon pa rin yung multong lalaki. Ang sabi niya ay nandun pa rin, nakatingin sa amin at naangiti. Nagstay kami sa labas habang nagpapalit ng gulong. Si Eric naman nagsuggest na magsimba kami. Baka tuluyang umalis yung multo. Pumayag kami ni Tina kasi takot na talaga kami at hindi na namin alam ang gagawin. Kahit naman kasi may third eye siya, nakakaramdam pa rin siya ng takot, lalo sa ganitong sitwasyon. First time daw niya na maranasan na may sumasabay na multo. Habang nasa labas kami, yung isa naming kaibigang si Joy nagsuka. Bigla daw sumama yung pairamdam niya, kaya pinainom namin siya ng gamot. Nakakapagtaka lang dahil biglaan lang yun. Biglang nagsalita si Tina. Ang sabi niya, tinatawanan na raw kami ng lalaki. Nakakakilabot talaga. Ang hinala pa namin, yung lalaking yun ang malas sa trip at biyahe namin pa uwi. Kaya mabigat ang pairamdam ng iba sa amin. Kaya nasugatan si Eric ng malalim sa paa nung nasa beach. Kaya biglang nagkasakit si Joy at biglang naflatan yung gulong. Tapos balisa pa ang pairamdam namin. Lahat yun ay sinisi namin dun sa lalaking multo. Nang matapos ang pagpapalit ng gulong ay sumakay na kami sa kotse. Mabuti na nga lang at malapit na kami sa bandang QC. Pinapunta kami ni Eric doon sa may simbahan sa may kilala niyang pare. Mga bago magtanghali yun nang pumasok kami sa simbahan para magdasal. Ipinagpanalangin ko talaga na sana lubayan na kami ng lalaking multo dahil hindi ko na nagugustuhan ang mga nangyayari sa amin habang tumatagal. At sana maging safe kami. Matapos yun, pumunta si Eric dun sa office ng pare na kakilala niya. Habang hinihintay siya, kinulit ni Jason si Tina kung nandun pa yung lalaki. Ang sabi niya, nandun pa rin
at mukhang walang balak na umalis. Ayaw kaming tigilan. Maya-maya, lumabas na ang pare kasama si Eric. Nagtanong agad si Father kung nasaan na yung sasakyan. Nung pinuntahan namin, ay blinis niya at nag-usal siya ng mga dasal. Pinayuhan niya rin kami na palaging magdasal bago umalis habang nasa biyahe at kapag pauwi na para maiwasan ng mga masamang espiritu na bala kaming pagtripan. At mas maganda raw kung sama-sama kami magdadasal para mas malakas. Alam din ni Father na nakakakita si Tina. Sinabihan niya rin ito na laging magdasal at kung maaari ay huwag nang masyadong pansinin o huwag maipagtitigan sa mga nakikita na kaluluwa dahil maaari talaga siyang sundan dahil alam nila na bukas ang third eye niya. Pwede rin naman daw niyang ipagdasal yung mga kaluluwang iyon o kaya sabihan na huwag siyang susundan. Malas lang namin dahil malakas ang trip ng sumama sa biyahe namin pauwi. After mabless ni Father yung sasakyan, ay nawala na raw yung lalaking multo. Gumaan na rin yung pairamdam ni Tina. Pati si Joy, hindi na naaramdam ng sakit. Wala na rin akong nararamdamang kakaiba. Matapos ang nangyaring iyon, sa mga sumunod na gala naman, ay lagi na kaming nagdadasal. Malaking tulong din siya para maibsan yung takot namin at walang sumunod na ibang kaluluwa. Ang malungkot lang sa nangyari ay medyo nahihiya na si Tina na sumama sa amin. Sobrang bihira na lang siyang magpakita kahit na madalang lang din kaming lumabas. Baka daw kasi maulit yung nangyari. Kaya nakakamiss rin na kasama siya kapag gumagala. Magdotropa pa rin naman kaming lahat hanggang ngayon. Sa kabila ng busy naming schedules ay gumagawa kami ng paraan para mapagkita minsan. Salamat sir sa oras na mabasa ang aking kwento at sana ay mainarit nyo to sa inyong channel. Mag-iingat po ang lahat at God bless. Nasa government ay yung iba naman at yung iba naman na huwag na masyado mag-alala sa mga multo. Kasi hindi naman kami sasaktan noon. Ipinagpanalangin ko talaga 'yon. Ulit. Ipinagpanalangin ko talaga.